nagbabalik po ako para mag-review ng alcohol markers. Simulan natin. So, a little TMI. Ano yung buhok ko? Pero tapos ng birthday ko. 18th birthday. And then, yun nga, college na, college life na. And then, ano kasi, ang pinili ko kasi ng course is DS Architecture. Ang galing ng camera ko at ang galing ang gulo ko. But anyway, then, I gained weight again. So that's what papaya at para sa birthday ko, I gained weight. And yes, I don't have a cutter here in my what do you call this? Here in my room. And I'm too lazy to go downstairs kasi nga dinilive ito umaga pa lang. And hindi na naman yung araw. Yan. Ito po siya. Touch yung brand. Wala po kasi akong pang touch ano. Pang yung isang klase ng touch marker na sinasabi nilang best for beginners. So, imitation yung binili ko. And yes, I nagpa-blend ako yung birthday ko. Nahihiya ako sa buko ngayon kasi ang gulo. I literally just woke up and then yun nga, after ng birthday ko nagpagulog din ako. So, medyo groggy pa ako magseta kasi hindi pa gano'ng gumagaling yung meat, ano ko, yung gums ko. Ayan, kapakita pa ba sa inyo? Oh my god! Wow! Diba? Ang dami nila! OMG! Well, tapos nakuha ko lang to, as a range lang sa ng 370 plus 360 plus. Ganun. So, ang dami. Diba? Tapos i-swatch natin itong mga. But first, I'd like to arrange them according to colors. So guys, ngayon, ang gagawin ko is i-swatch ko yung mga alcohol pens dito. And then, dyan, papakita ko sa inyo yung both tip ng pen. Tsaka kung ano yung number nila. By the way guys, itong ginagamit kong papel ay Canson paper, yung watercolor paper ng Canson. And it's 200 GSM. Ang masasabi ko lang dito sa review na to is smooth siya yung pagkakadrag ko. Kaya lang, pagdating ko sa, dito sa part na to, may isang pen na nag-dry. Pero hindi yung pati yung tip, ha? Yung ano lang, yung broad tip nung 89 pale purple. Kahit medyo disappointed dun sa isa na yon, tuloy lang kasi ang dami naman ng 80 markers naman yan. Kaya okay lang. At yun lang naman yung naging dryout pen na meron ako. At lahat naman ng sumunod na pen, meron na. Sobrang ganda niya, promise. Like, yung
ano, yung variation ng pink and then yung red. Sobrang gaganda ng kulay niya at yung applicator niya madali lang siyang i-apply sa papel. Though yung papel kasi na ginagamit ko is yung rough side ng Canson watercolor paper. And then oo nga pala, please excuse my writing skills because you know, nagpa-practice pa ako for good and hindi pa talaga ako marunong sa calligraphy. Kinagamay ko pa lang. Nagbabalik vlog ako, nagbabalik posting ako ng mga videos kasi yung mga videos sa cellphone ko punong-puno na, kailangan na nilang i-upload sa YouTube. Pero itong video na to, ginawa ko siya kasi iniisip ko, gusto kong mag-start ng new vlog kasi papasok na nga ako ng college, so I want to make memories para if ever na may times na mawawalan na ako ng gana and may following path sa architecture, makikita ko kung saan ako nagsimula and kung gaano ako ka-excited magsimula sa course na yun. And if you are worried kung saan kayo makakabili ng murang touch imitation ng markers, ilalagay ko na lang yung link below. At kung nag-worry din kayo kung merong parehong color, luckily wala po siyang same color, lahat po iba-iba, may 1 to 2 tone lesser po siya sa iba, pero sa iba siguro kung sila yung titingin, baka sabihin lang nila pare-parehas green or pare-parehas blue, pero pag po kayo na mismo ang nag-apply sa sarili nyong mga papel at hindi mula sa camera nyo nakikita, makikita nyo talaga yung difference sa mga tones. Merong cold tones, merong hot tones, hot undertones sila. And I really like how I have varieties of colors of green and blue. Also, don't mind my setup because it's too crappy, I know, and it's still hard for me para ayusin yung kind of setup ng camera na katulad sa ibang mga artist na makikita talaga yung mismong table nila at pwede sundan kasi it's in a bird's view, ganun yun, nasa top view. Ayan, sa susunod, ayusin ko na talaga, promise. By the way, please like, share, and subscribe this video sa mga kakilala nyong nagbabalak bumili ng alcohol markers. Ito lang ang masasabi ko para sa alcohol markers na to. It's cheap and it's very affordable. Pero yung mga cons niya is masyado siyang makalat yung consistency niya. May tendency siyang magkalat. Pero at may tendency rin pala siyang mag-dry out kapag hindi maayos yung placement nyo. What I mean is yung storage nyo. So, please be very careful.